Ayan, recording na po tayo. No? Let's start our lesson. Let me share my screen. Ayan. Ayan. Nakikita na po ba ang aking screen? Are you seeing my screen, mga anak? Taas po tayo ng kamay if nakikita na po. Ayan, thank you. And naririnig po ba ako ng mali? Naririnig po ba ako ng malinaw? Ayan. Thank you po. No. Bali, let's start our discussion, no? Tayo po ay nasa second grading na, no? Second grading na ng first semester, no? Bali, ito yung final term, no? Kung nakaraan, yun po ay midterm, ngayon ay final term. Then our first topic for second grading is one-to-one functions and inverse functions. One-to-one functions and inverse functions. No? Ayan. Ano nga ba yung ating mga objectives or yung ating mga dapat malaman, no, for this session or for this morning? No? The students should be able to, number one, no, represent real-life situation using one-to-one functions. Dapat nating malaman or dapat nating ma-determine kung ano ba yung mga situation in real life, no, kung gagamitin natin yung one-to-one functions, no. Number two, determines the inverse of a function, represent an inverse function through its table of values and graphs, no. Yan po yung mga dapat nating matutunan sa ating today, no. Ayan, one-to-one function. Yung definition ng one-to-one function. A one-to-one function, no? A function f is one-to-one if it never take the same value twice, no? Bali, f of x sub 1 is not equal to f of x sub 2, no? That is, the same y value is never paired with two different x values. Ano po ang ibig sabihin noon? Taas po tayo ng kamay kung nagigets natin yung ibig sabihin ni one-to-one function. Yan. Ang ibig pong sabihin ni one-to-one function, yung, for example, meron kang domain, no? Meron kang isang domain. Yung isang domain na yon, ipe-paired up mo lang sa isang range, no? Bali, yung isang domain na yon, hindi mo siya pwedeng i-paired up sa dalawang range, no? Then yung isang range, hindi mo rin siya pwedeng i-paired up sa dalawang domain. Dapat yung isang range ay yung isang domain, i-paired up mo lang siya sa iisang range, no? Yung isang range, i-paired up mo lang siya sa iisang domain. Kaya po siya tinawag na one-to-one function. Isang domain paired up kay isang domain. Bawal yung dalawang domain ipe-paired up natin sa iisang range or dalawang range ipe-paired up natin sa iisang domain. Alright, taas po tayo ng kamay if nagigets natin si one-to-one functions. Alright, thank you po. Yan, alright. Determining one-to-one function, ordered pairs, and diagram. Ayan, meron tayong given na diagram, then meron tayong given na ordered pairs. Bali, meron tayong domain and range dito. No? Ang tanong, is it one-to-one function or not? Taas po tayo ng kamay. Yung 1, pinair up. Ayan, sige po. Sino po yung sumagot? Mendones. Sige po, nak. Ano to? One-to-one function or not? One-to-one function po. Bakit mo nasabing one-to-one function si example number 1? Mm-hmm. Si 1, pinaired up natin kay 8. No? Si 2, pinaired up natin kay 2. Si 3, pinaired up natin kay 4. Then si 4, pinaired up natin kay 6. Yung 1, pinaired up natin kay 8. No? Yung 1 ba, pinaired up pa natin sa iba bukod kay 8? Yung 1 ba, pinaired up natin sa iba or pinarehas natin sa iba? Pinares natin sa iba bukod sa 8? Hello? Hindi na po. Ayan, hindi na, no? Yung 2, pinaired up pa ba natin sa iba bukod sa 2? Hindi, sir. Yung 3, pinaired up po ba natin sa iba bukod sa 4?
Hindi rin, sir. Then yung last, 4, pinerda po ba natin sa iba bukod sa 6? Hindi na rin, sir. Therefore, it is 1-to-1 function. No? Kapag yung isang domain ay pinerd up mo sa iisang range, then yung iisang range pinerd up mo sa iisang domain. No? It is a 1-to-1 function. Magiging not 1-to-1 function lang siya kapag yung domain pinaired up mo sa dalawang range or yung isang range pinaired up mo sa dalawang domain. Alright? Taas po tayo ng kamay if nagigets natin si 1-to-1 function, no? Using ordered pairs and diagram. Alright? Thank you po. Ayan. Number 2, 1-to-1 function or not? Taas po tayo ng kamay. Ayan. Nikki Santos. 1-to-1 function. Ayan, 1-to-1 function, no? Ayan, baka may nalilito sa inyo sa negative 1 and 1, ha? Magkaiba po sila. Yung negative 1 is negative number and yung positive 1 is positive number, no? Ayan. Bali, yung negative 1, pinaired up natin kay negative 1. Yung 0, pinaired up natin kay negative 2. Yung 1, pinaired up natin kay 3. Yung 2, pinaired up natin kay 5. Therefore, it is 1-to-1 function. Number 3, taas po tayo ng kamay. Ayan, Gabiana. Not 1-to-1, sir. Not 1-to-1 function. Bakit not? Bakit Gabiana? Kasi sir, yung negative 1, pinares kay positive 5. Tsaka yung positive 2, pinares kay negative 5. Ayan, meron tayong dalawang domain, no? Yung negative 1 and yung 2, pinaired up natin silang parehas kay 5. Therefore, hindi na siya 1-to-1 function. No? Ayan. Taas po tayo ng kamay if nagigets natin sa example number 3. Alright. Very good. Thank you po. Next. Ayan. Real-life situation. No? Represent real-life situation using 1-to-1 function. Number 1, student to its LRN or learner's reference number. Ano po ito? 1-to-1 function or not? Villanueva. 1-to-1 function po. Bakit na? Bakit siya naging 1-to-1 function? Magkakaiba po kasi kami ng LRN. Bawal po magkakaparehas. Ayan. Very good. Thank you. Bali, LRN, no? Ito yung learner's reference number. Bawat estudyante ay mayroong particular LRN. Hindi kayo pwedeng magkaparehas. For example, si Takulod tsaka si Andres, hindi sila pwedeng magkaparehas ng LRN, no? Magkaiba po sila, no? Lahat ng students ay magkakaiba ng LRN. Therefore, 1-to-1 function kasi sa isang LRN merong isang student. Okay, taas po tayo ng kamay if nagigets natin si 1-to-1 functions using real life situation. Next, number 2, SSS member to his or her SSS number. 1-to-1 function or not? Lingaw-lingaw. 1-to-1, sir. Ayan. 1-to-1 na. Bakit siya naging 1-to-1 function? Kasi magkakaiba po yung SSS number eh. Ayan. Ng bawat SSS member. Ayan. Thank you. Very good, no? Very good ang Selenite ngayong umaga. Bali, sa isang SSS member, meron lang siyang nag-iisang SSS number. Bawal silang magkaparehas nung iba niyang katrabaho or kapatid niya or nanay niya, tatay niya. Magkakaiba sila. Alright. Taas po tayo ng kamay if nagigets natin yung example number 2. Alright. Thank you po. Next. Pair of passengers to the distance traveled. No? Bukod kay lingaw-lingaw, sino pa? Bukod sa ibang nandito, bukod sa mga sumagot na, sino pa ang pwedeng sumagot bukod sa kanila? Okay, ako na magpapaliwanag dito. Pair of passengers to the distance traveled. For example, ako, galing akong Valenzuela. Pupunta ako ng Recto. No? For example, ako galing akong Valenzuela. Pupunta ako ng Recto. Then, may kasabay akong katrabaho ko. For example, may kasabay akong katrabaho ko. Doon din siya sumakay doon sa sasakyan ko. Then hanggang Recto yung pupuntahan namin. Then,
For example, ang babayaran namin is 27, for example, 27 pesos. Then parehas kami 27 pesos ang ibabayad dahil parehas kami ng sinakyan, parehas din kami ng binaba. Ano po ito? One-to-one function or not? One-to-one function or not? Sige po. Boses na lang po natin. Sige po, magsalita na lang po tayo. It is ano? Sir, not po sir, kasi ayan. Hindi po pare-parehas sir. Ayan. Hindi po pare-parehas yung ano, distance travel at saka yung binabaan. Mm-hmm. Hindi pare-parehas. Okay. Not one-to-one function. Ito ang pinaka explanation dyan. No? Ako, tsaka yung katrabaho ko, parehas kami ng binayad. Bali, yung pair namin ay parehas. No? Bali, for example, 27 yung binayad ko, 27 yung binayad niya. Hindi kami magkakaiba ng binayad. Bali, parehas kami ng binayad. Kaya siya naging one-to-one function. Alright? Taas po tayo ng kamay if nagigets natin si example number 3 sa real life situation. Ayan. Alright? Very good. Next, barangay to its postal code or number. Bukod kay Lingaw-Lingaw, bukod kay Santos, bukod kay Villanueva, sino pa ang pwedeng sumagot? Sino pa? Wala na? How about the others? Sige po, Villanueva. Not po, sir. Not? Why? Okay, Lingaw-Lingaw. Sir, one-to-one po kasi magkakaiba po ng postal code eh. Kada ayan. Barangay. Ayan, very good, no? Kada isang barangay ay mayroong isang postal code or postal number, no? Bali, walang mga barangay na magkakaparehas ng postal code of or postal number. Bali, bawat barangay meron talaga silang specific postal code or postal number. Therefore, it is one-to-one functions, no? Oh, yeah. Okay, na-reveal na yung number 1. Okay, horizontal line test. Natandaan niyo yung vertical line test na tinuro ko last meeting. No? Tinuro ko ng first quarter na tatandaan niyo yung vertical line test. Taas nga tayo ng kamay kung natandaan yung vertical line test. Yung vertical line test, ito yung guhit or parang pencil test na kapag nilagay mo sa ating graph, malalaman mo kung function or not. Sinong nakakatanda? Taas tayo. Yung hindi pwede umulit, sir. Ayan, hindi pwedeng maging dalawa yung dadaanan niya or maging tatlo. But dapat isa lang. Kapag isa lang yung dinaanan, it is function. Kapag dalawa or higit pa yung dinaanan ng ating vertical line test, it is not a function. Dito naman sa horizontal line test, pahiga naman siya, no? Pahiga naman yung guhit natin, no? It used to determine whether a function is one-to-one function when its graph is given. Cuts the graph at most once, no? Ayan. Bali, kung yung vertical line test ay patayo, no? Nilalagay natin siya patayo or pencil test. Ito namang horizontal line test, nilalagay naman natin siya sa graph, pahiga, no? Bali, itong number 1, pag naglagay tayo ng... Nakikita niyo yung arrow ko, wala kasi akong pen tablet, no? Nakikita niyo yung arrow, taas nga tayo ng kamay kung nakikita niyo yung arrow. Ayan. Bali, yung arrow, ayan. For example, maglalagay ako ng guhit mula dito hanggang dito. Ayan. Straight line. Dito, mula dito hanggang dito. Straight line. Ayan. Alright? Bali, ilan yung tatamaan niyang point? Isa lang, sir. Isa. No? Isa. No? Bali, kapag isa yung tinamaan niya na point doon sa ating graph, therefore, it is one-to-one functions. No? Pag dalawa o higit pa yung tinamaan niya doon sa ating horizontal line test, it is not a one-to-one function. Number 2, one-to-one function or not? Not, sir. Not one-to-one function. Kasi for example, naglagay ka dito ng guhit. Dito, for example, nakikita yung arrow ko. Hanggang sa kabila, no? Dito, hanggang sa kabila, ilan yung tatamaan niyang point? Una dito, pangalawa dito. No? Dalawa po. Therefore, it is not
one-to-one function. Okay, taas tayo ng kamay kung nagigets natin si horizontal line test. Ayan. Next, one-to-one function. Yung number three, bakit? For example, maglagay ka ng guhit or horizontal line test dito. Dito mula, mula dito hanggang dito. Ilan yung tinamaan niya? Isa lang. Kapag isa lang yung tinamaan doon sa ating graph, therefore, it is one-to-one function. Okay, for the last time, taas tayo ng kamay kung nagigets natin si horizontal line test. Alright, very good. Ayan. Next is inverse of one-to-one functions. Next, it's next is inverse of one-to-one function. Bali, the inverse of a function is a set of ordered pairs formed by reversing the coordinates, no, of each ordered pair of the function. It is denoted as f of negative 1, no, defined by f raised to negative 1 or f of raised to negative 1 of y is equal to x if and only if f of x is equal to y. No, medyo komplikado, medyo mahirap pa siyang intindihin kasi wordings, pero try natin bumuo ng example, no. A function has an inverse if and only if, no, if it is 1 to 1, no. Ayan. How to solve inverse of 1 to 1 function? Letter A, replace f of x by y. Bali, kapag nakakita kayo ng f of x, papalitan nyo daw ng, anong ipapalit sa f of x? Y, sir. Y. Ganun lang kadali, no? Kapag meron kayo nakitang f of x, papalitan nyo ng y. Then, interchange x and y. Pag sinabing interchange, pagbabalik ta rin natin. Lahat ng may variable x, gagawin nating variable y. Lahat ng may variable y, papalitan natin ng variable x. Kuha. Taas nga tayo na kamay kung kuha yung sinasabi ko. Okay. Next, solve for y in terms of x. Solve for y in terms of x. No? Ayan. Bali, isosolve natin yung y in terms of x. Bali, ang gagawin lang natin dyan, isosolve lang natin yung y. Ganun lang kadali. No? Then, kapag nakuha na natin yung value of y, papalitan na natin yung y ng f raised to negative 1 of x. Di ba sabi ko nga nung dati, yung sa rational function, sa mga tinapik natin dati, yung y pwede nating palitan ng f of x. Sinong nakakatanda nun? Taas tayo ng kamay. Ayan, alright. Very good, lingaw-lingaw. No, pero dahil inverse function ng ating topic, yung y, hindi natin siya papalitan ng f of x, kundi papalitan natin siya ng f raised to negative 1 of x. Kuha, taas po tayo ng kamay kung nagigets natin yung sinasabi ko. Ayan, very good. Thank you. Next, ayan, solve na tayo. Magbigay tayo ng example. Solve the inverse of f of x is equal to x minus 4 over 2. No? Ano yung first step? Ano daw gagawin natin sa f of x? Gagawing y, sir. Ayan, replace or palitan yung f of x ng y. Replace f of x by y. Bali, yung f of x dito, pinalitan natin ng y. Okay, taas tayo ng kamay if nagigets natin. Kung nasusundan ako. Alright. Next, y is equal to x minus 4 over 2. Ano po ang gagawin nating next step? Lahat po ng x, sir, gagawing y. Tas lahat po ng y, sir, gagawing x. Ayan, very good. Thank you. Interchange x and y variables. Lahat ng x, papalitan mo ng y. Then lahat ng y, papalitan mo ng x. No? Bali, ang mangyayari, y is equal to x minus 4 over 2. Yung y magiging x, then yung x magiging y. Therefore, ang mangyayari sa ating equation ay x is equal to y minus 4 over 2. Okay, kuha. Taas tayo kamay kung nagigets natin yung step number 2. Ayan, very good. Next, solve y in terms of x. Solve y in terms of x. Ano daw yung gagawin natin? Siyempre, solve for y. No? Bali, meron tayong x. Yung x yung nasa left side. Ang gagawin natin, dapat maiwan si y sa left side or sa right side. Depende sa ating gagawin. No? Ayan. Bali,
Ang gagawin natin dyan, dahil meron tayong denominator, kailangan natin siyang tanggalin. Pero paano natin siya matatanggal? Hindi pwedeng ika-cancel lang natin siya. Dapat may gawin tayo bago natin siya i-cancel. Ano po ang pwede natin gawin sa 2 na denominator natin? Ang pwede natin gawin dyan is i-multiply natin both sides by 2. No? Tapos po tayo na kamay kung nasusundan ako sa sinasabi ko. Ayan. Bali, ang gagawin po natin, wala kasi akong pen tablet. Mas maganda siguro kung may pen tablet. No? Yung denominator na 2, no? Pwede natin siyang i-multiply both sides by 2 para makancel yung denominator na 2. Kapag minultiply natin both sides by 2, makakancel yung 2 na denominator, then yung x dito ay magkakaroon ng 2. Ayan, bali naging 2x is equal to y minus 4. Okay, taas tayo na kamay if nagigets tayo doon sa 2x is equal to y minus 4. Ayan. Next, ang gagawin natin, iwan natin si y sa kabila. No? Iwan natin si y sa kabila. No? Bali, yung negative 4, ilagay natin sa kaliwa. No? Yung negative 4, ilagay natin sa kaliwa. Yung negative 4, kapag nilagay natin sa kaliwa, ano magiging sign ni negative 4? Positive. Positive, sir. Positive 4. No? Therefore, meron na tayong y is equal to 2x plus 4. Or 2x plus 4 is equal to y. No? Nag-gets tayo doon. Taas nga tayo ng kamay kung nag-gets ako doon sa part na yun. Alright. Okay? 2x plus 4 is equal to y. Pwede na natin siyang baliktarin. Pwede na natin siyang, yung y, pwede natin ilagay sa kanan. Then lahat ng nasa kaliwa, pwede na natin ilagay sa kanan. No? Ayan. Bali, pwede natin gawin is y is equal to 2x plus 4. Then, ano ang gagawin natin? Replace y by f raised to negative 1 of x or inverse function notation. No? Yung y daw ay papalitan natin ng ano? F is raised to negative 1 x. Ayan, of x. F raised to negative 1 of x. Therefore, meron na tayong inverse function. Galing tayo dun kay one-to-one function na y is equal to x minus 4 over 2, no? Naging inverse function niya is f raised to negative 1 of x is equal to 2x plus 4. Okay? Taas tayo ng kamay if nagigets natin sa example number 1. No? Ayan. Example number 2. Example number 2. Ayan. Meron tayo ditong equation na f of x is equal to 5x minus 2. Ano daw yung first step ulit natin? Yung f of x, sir, gagawing y. Ayan, yung f of x, papalitan natin ng y. No? Yan ang gagawin natin. Ayan, bali, yung f of x, papalitan natin ng y, kaya naging y is equal to 5x minus 2. Kasi yung f of x, pinalitan natin ng y. Alright? Then interchange x and y variables. Interchange x and y variables. Ayan. Alright? Bali, lahat ng x, palitan natin ng y. Lahat ng y, palitan natin ng x. Kaya naging x is equal to 5y minus 2. Alright? Taas tayo ng kamay if nagigets ako. Ayan. Thank you. No? Ayan. Next, solve y in terms of x. Solve y in terms of x. Bali, isosolve natin si y. No? Bali, ang gagawin natin, dahil meron tayong x is equal to 5y minus 2, kailangan maiwan si y sa isang side. No? Bali, yung negative 2, kapag nilipat natin sa kabila, magiging? Positive 2, sir. Positive 2. Kaya nagkaroon tayo ng x plus 2 is equal to 5y. Ayan. Then, para maiwan si y, no? Siyempre, para matira na lang si y, meron siyang katabing 5 na numerical coefficient. Yung numerical coefficient na yon is i-divide natin both sides. Alright? Taas tayo ng kamay if nagigets natin. Ayan. Alright? Bali, kapag dinivide natin, ang maiiwan is x plus 2 over 5 is equal to y. No? X plus 2 over 5 is equal to y. Or, y is equal to x plus 2 over 5. Then, last step,
Yung y daw, palitan natin ng f raised to negative 1 of x. Ayan. Alright? Bali, magiging f raised to negative 1 of x is equal to x plus 2 over 5. Okay? Bali, galing tayo kay 1-to-1 function, kinuha natin yung kanyang inverse function. Meron tayong 1-to-1 function, then nag-end up tayo sa inverse function. Alright? Taas po tayo ng kamay if nagigets natin yung topic natin for today. No? Then, representing inverse function through table of values and graphs. No? Ayan, pakita ko lang sa inyo yung graph ni 1-to-1 function tsaka yung graph ni inverse of a function or inverse function. Kung mapapansin nyo, naglagay ako, ito ah, kung mapapansin nyo, meron tayong given. Ito po yun. No? Given po ito, f of x is equal to x minus 4 over 2. Pinalitan natin yung f of x ng y kasi yun yung first step, no, sa pagkuha ng inverse function. Bali, ito po yun. Ayan. Then, maglagay tayo ng value of x. For example, ang value of x natin is 2, 4, 6, and 8. Meron tayong 4. No? Then, pwede natin siyang isubstitute doon sa ating equation para makakuha tayo ng value of y. No? For example, ito. Ayan. 2, isubstitute natin sa x. Bali, 2 minus 4. 2 minus 4. 2, sir. 2 ba? Negative 2. Negative 2 kasi mas malaki yung negative number. No? Ayan. Bali, negative 2 divided by 2. Negative 2 divided by 2. Negative 1? Negative 1. No? Kaya po tayo nagkaroon ng negative 1 na y. No? Taas tayo na kamay if nagigets ako sa sinasabi ko. Ayan. Very good. Ayan. Alright. Kung mapapansin nyo doon sa inverse of a function, lahat ng y naging x and lahat ng x ay naging y. Yung x ay naging negative 1, yung y ay naging 2. Kasi doon naman tayo magbe-base kay inverse function. No? Bali, negative 1, for example, negative 1 tayo. Pag naglagay ka ng negative 1 dito, no, magiging 2 times negative 1. 2 times negative 1. Negative 2, sir. Negative 2 plus 4. 2. 2. Kaya po tayo nagkaroon ng 2 dito. Diyan, mapapaliwanag natin or madedetermine natin na yung function, no, ay kabaliktaran niya yung x and y ng inverse function. Alright? Bali, yung sa function, meron tayong x and y. Kapag nakita natin yung inverse, lahat ng x naging y and lahat ng y ay naging x. Ganun lang po siya kadali. Next, naglagay tayo ng 4 doon sa x, doon sa ating 1-to-1 function. Then ilagay natin siya sa ating equation. Bali, yung x palitan natin ng 4. 4 minus 4. 0, sir. 0 divided by 2. 0 divided by 2. 2, sir. Ha? Huh? 0 divided by 2. Kapag 0 yung natin numerator, undefined pala, sir. Hindi na. Ayan. Pag 0 ang nasa numerator, pinaliwanag ko to, no? Bali, 2, kapag 0 ang nasa numerator and merong number sa denominator, it is 0. Kapag 0 naman ang nasa denominator, it is undefined. Dito sa case natin, nasa ng 0? Nasa numerator and or nasa denominator? Nasa taas or nasa baba? Kapag nasa taas, 0. Sa numerator. Kapag nasa taas, 0. Kapag nasa baba, undefined. No? Sa case natin, yung 0 ay nasa taas. Therefore, it is 0. No? Taas po tayo ng kamay if nagigets yung sinasabi ko. Ayan. Next is, kuha naman tayo sa kabila. No? 0. 0 naman, isubstitute natin doon sa inverse function. Bali, 2 times 0. Any number na i-multiply natin sa 0 is 0. Yeah. Then, Nikki Nak Santos, pa ano ako? Ayan, alright. Then, 0 plus 4 is equal to 4. Kaya tayo nagkaroon ng 0 and 4. No? Kung mapansin nyo, yung inverse, yung x natin dito ay naging y dito. Yung y natin dito ay naging x dito.
Okay, taas tayo ng kamay if nagigets natin yung representing inverse function through table of values and graphs. Alright? Then ganun din ang mangyayari sa ating mga remaining coordinates, no? Or remaining ordered pairs. Bali, yung 6 dito, yung 6 dito sa ating function, magiging y siya sa ating inverse. Yung 1 dito, yung y natin dito, or yung 1 natin dito, magiging x siya sa ating inverse. Yung 8 dito, magiging y siya sa ating inverse. Then yung 2 dito, magiging x siya sa ating inverse. Right? For the last time, taas tayo ng kamay if nagigets natin yung inverse function through table of values and graphs. Yeah, alright. Then last, ayan. Bali, graph na po, ano na po tayo, graph, no? Kanina table of values, ngayon, graph. Yeah. Bali, ang gagawin natin dyan is, ito. Meron tayong mga ordered pairs. Ito yung kanina, no? Kung mapapansin nyo, 2 and negative 1, 4 and 0, 6 and 1, 8 and 2. Then sa inverse function, meron tayong negative 1 and 2, 0 and 4, 1 and 6, and 2 and 8. Ayan. Bali, meron tayong 2 and negative 1, 4 and 0, 6 and 1, and 8 and 2. Then sa kabila, meron tayong negative 1 and 2, 0 and 4, 1 and 6, then 2 and 8. Right? Taas tayo ng kamay if nakikita natin yung mga ordered pairs. Then kapag nilagay mo siya sa ating graph, no? Gagamit tayo ng Desmos dito, ah, Desmos calculator or Desmos graph, no? Then pwede niyo ilagay yung inyong mga ordered pairs, no? Ayan. Then kapag nalagay niyo na, makaka-form siya ng dalawang linear equation. Bali, ito, yung 2 and negative 1, ito 'yon. 4 and 0, ito 'yon. 6 and 1, ito 'yon. And 8 and 2, ito 'yon, no? Ayan. Bali, naka-form siya ng isang straight line. Then yung kabila is negative 1 and 2, 0 and 4, 1 and 6, and 2 and 8. No? Kung mapapansin nyo, naglagay ako sa gitna ng yellow line. Sino nakapansin ng yellow line? Taas tayo ng kamay. Ayan. For example, yan yung salamin. No? For example, yan ay salamin. No? Yung dalawang graph ay nakabuo siya ng reflective object. No? Nakabuo siya ng reflective object. Bakit? No? Kasi nga, yung isang graph, inverse niya yung kabila. Bali, kung ano yung gagawin ng kabila, kabaliktaran niya yung gagawin ng isang graph. Kung makikita niyo, para siyang nagsasalamin lang. No? Para siyang nagsasalamin. Ito yung salamin, ito siya, tapos ito yung inverse niya. No? Yeah. Taas po tayo ng kamay if nagigets natin yung graph ng isang inverse function. Graph ng one-to-one and inverse function. Okay. Iyon. And yun lang naman yung topic natin for this morning, no? Ganyan din yung gagawin natin sa example number 2, no? Lalagay natin yung meron tayong mga variable x, no? Meron tayong given given value of x. Then kapag nilagay natin siya, magkakaroon tayo ng y. Then kapag ginawa naman natin yung inverse function noon, lahat ng x magiging y, then lahat ng y ay magiging x. Ganun lang din para sa parehas ng example number 1 natin kanina. Then, ganun din ang mangyayari sa ating graph. No? Kung ano yung ginagawa ng isa, kabaliktaran siya ng ginagawa ng isa. Nagkakaroon tayo ng reflective object. No? Yan. For example, ito yung salamin. Yan. Kung ano yung ginagawa ng isa, kabaliktaran ng ginagawa ng isa. Okay. Yun lang po. Yan. Taas po tayo ng kamay if may natutunan tayo ngayong umaga. Ayan. Thank you. Thank you po. Ayan, thank you. Bali, stop recording ko muna.